ilang malalaking balita ang nasaksihan ng TV Patrol Southern Tagalog sa loob ng 10 taon nitong pag-ere. Kundi ang tagumpay ng mga taga-Calabarzon na nangarap, nakipagsapalaran, nagtagumpay at nagningning sa mga ABS-CBN show. Siya ang tatay's boy ng Batangas, Joshua. Tulad na lamang ng tatay's boy ng Bawan, Batangas na si Joshua Garcia ng Pinoy Big Brother All In. I feel like no one ever told the truth to me about growing up in a world struggle it would be. At ang dating nagtitinda ng siomay sa Rosario, Batangas na si Jovit Baldivino na unang kampiyon ng Pilipinas Got Talent. PGT rin ang naging tuntungan ng grupong El Gama Penumbra para makilala hindi lamang ng buong Tanawan City, kundi ng buong mundo. Sa PGT rin na ipakita ng taga-Kalataga na si Philip Galit ang galing niya sa shadow art. Matapos ang PGT, nagkaroon din ng show sa iba't ibang bansa si Philip at inilaban pa ang shadow art skills sa international competitions. Actually po, super saya ko po, super grateful po ako sa binigay na opportunity ng ABS-CBN. Kasi hindi po lahat nabibigyan ng break. Tapos yung ABS-CBN po talaga yung nagtumulong sa akin para makilala ng mga tao at also makilala dito sa amin sa Kalatagan. Pero bago pa man ang kanyang pagsikat bilang si Shadow Ace, nakita na ng ABS-CBN ang kanyang determinasyon ng maging OJT ng TV Patrol Southern Tagalog noong nasa kolehiyo siya. Sa aking career at sa akin pong pag-aaral, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ABS-CBN kasi kundi po dahil sa ABS-CBN ay magawala po ako rito. Ito po kasi yung parang lugar kung saan nag-umpisa yung lahat ng aking tagumpay, ng aking success for now. To the sound from deep within, it's only beginning to find. Ipinagmalaki rin ng ABS-CBN Batangas ang galing ng mga Lipeño. Tulad ni Pauline Agupita na sumabak sa tawag ng tanghalan. Hindi man niya nakuha ang unang pwesto rito, nagbukas naman ng maraming oportunidad sa kanya ang TNT tulad ng pagiging singer na niya ngayon sa Dubai. Nagpapasalamat at malaki rin ang naitulong po sa amin nung pagsalin niya sa tawag ng tanghalan. At na sunod naman po kung anong pinapangarap niya na makita sa TV, mapanood siya kung ano man ang kanyang talent. Ayun o, nagkaroon siya ng mga guesting, kaliwat ka ng guesting, marami hanggang Luzon, hanggang Mindanao, kung saan-saan din po siya nakakarating dito sa Pilipinas. Di ko inakala darating din sa akin. Bago ang COVID-19 pandemic at ABS-CBN shutdown, umalingaw-ngaw sa buong bansa ang tinig ni Lucas Garcia na grand finalist ng kauna-unahang Idol Philippines sa ABS-CBN. Sana pumangalawa siya kay Zephanie De Marana ng Binyan City, Laguna. Pero higit sa maipakita ang talento sa pagkanta, naging tulay ang kapamilya program para maunawaan ng publikong LGBTQIA community. Di maintindihan
nabigyan ng chance ng ABS-CBN na maging kauna-unahang openly gay singer. Dati kasi lahat ng sinasalihan kong singing contest, paminta ko, parang tago ako, tago yung gender identity ko. Para parang itong Idol Philippines, itong competition na ito, ito yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob na buksan o ipakita yung gender identity ko. Apektado man ng mga nagaganap sa paligid ang karera niya, labis pa rin ang pagpapasalamat niya sa ABS-CBN dahil tuloy ang kanyang pagbibigay aliw sa mga online show nito. Dahil sa ABS-CBN, nakilala kami mag-inan. Nakilala nila yung pagkatao ni Lucas. Talagang ang prayer namin ay lagi sana makabalik ang ABS-CBN para naman yung mga tao na lahat, hindi lang para kay Lucas, lahat ng mga talent ng ABS ay tuloy-tuloy pa rin makapagbigay ng saya sa mga tao. Lumamlam man ang kinang ng ABS-CBN sa ngayon dahil sa pagkitil sa prangkisa nito, naniniwala silang mabibigyan ng katuparan ang mga pangarap na babalik muli ang Kapamilya Network na mas malakas, mas makinang at mas mamahalin ng sambayan ng Pilipino. April Magpantay, ABS-CBN News.